Story. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo. Banger Story. Banger. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama pong Spratly sa Saba ngayong araw ng Martes, July 26, 2016. Isang araw matapos pong sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maganda at masayang buhay-buhay sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao at sa lahat po na nakikinig sa ating Radyo Inquirer 990 sa inyong AM band. Mga nanonood, nakikinig sa streaming media na nasa ating pong mga websites, radio.inquirer.net at maging sa inquirer.net. At sa ating mobile application na ngayon available po sa mga iPhone at saka Android users. At sa lahat po ng nanonood sa Facebook, sa pamamagitan po ng ating address na Inquirer 990 Television. Napaparoon na rin po tayo mga mabayan sa digital television, sa mga digiboxes, sa pamamagitan po ng Beam Television. Tayo po yung Channel 18 sa ABS-CBN Plus. Mahiwagang Black Box, ganoon din po sa RCA, Channel 9 at Channel 23 sa iba pang mga boxes. Kami po ang Radyo Inquirer 990, himpilan ng balansing pagbabalita. Walang takot na pamamahayag, we are a nation of inquirers. Ako po si Jake Madarazo. At mamaya mga kasama natin si Miss Arlene De La Cruz, may nagtatanong. Mamaya ang nag-uusisa, ito po inyong programang Banner Story hanggang alas 9 ng umaga. Balansing pagbabalita. Walang takot. Walang mamahayag. Bayang nagtatanong. Mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Banner Story. Banner Story. At tunghayan na natin ang mga pangunahin at mainit na headlines ng Radyo Inquirer News and Information Center. Sa mga sandali ito, sa panunod po ni Ms. Donabel Dominguez Cargulio. Ang headlines, CPP, NPA, NDF handang tumugon sa deklarasyon ng ceasefire ni Duterte. Nakahanda ang National Democratic Front of the Philippines at suklian ang deklarasyong unilateral ceasefire ni Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay NDF Chief Political Consultant Jose Maria Sison, welcome sa kanilang anunsyo nito ni Duterte. Anya, agad silang tutugon dito sandaling matanggap nila ang buong teksto ng deklarasyon ng Pangulo. Banner Story. Banner Story. Police na opisyal ng District Anti-Illegal Drugs ng QCPD patay sa operasyon ng kontra-droga. Banner Story. Banner Story. Patay ang isang police official na nakatalaga sa QCPD DAID na may ranggong senior inspector. Isinagawa ang operasyon sa Fairview, Quezon City. Nakuha mula sa sakyan ng nasabing pulis ang mga inihinalang shabu na umabot daw sa 200 grams o halos 1,000,000 piso. Banner Story. Banner Story. Sa ibayong dagat, isang lalaki na naksak sa isang pasilidad para sa mga may kapansanan sa Japan, 15 ang patay. Patay 15 katao at 45 iba pang sugatan matapos manaksak ang isang lalaki sa loob ng pasilidad para sa mga disabled sa Kanagawa Prefecture sa Japan. Naganap ang pag-atake alas 2:30 na madaling araw sa Japan. Matapos isagawa ang krimen, kusang sumuko sa kalapit na police station ang suspect. Ilang news agency sa Japan na nagulat din na umabot daw sa 19 ang nasawi at maaring madagdagan pa. Yan po ang mga headlines ng Radyo Inquirer News and Information Center. Sa panulat po ni Ms. Donabel Dominguez Cargulo. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Samantala, punta naman natin ating data screen na napaparoon ninyo sa Facebook Live, ganun din po sa mobile app natin at sa streaming media, sa ating mga websites at sa digital television. Ito po ang ating mga headlines. Ang Yahoo, nabili na raw po ng telecommunications giant na Verizon.
US giant, telecom giant Verizon buys Yahoo for $4.8 billion in cash deal. Arlene De La Cruz, Jake Malarazo, Banner Story. Apektado tayong lahat dito sapagkat meron tayong mga Yahoo, no ha? Yahoo Mails. Sa Japan, police lowers fatalities to 15 dead, 45 injured, attacker arrested was an ex-employee. Ang sabi pa rito ho ng police, ito ay breaking news dyan po sa nangyaring pagpatay o mass murder dyan po sa Japan ngayong umaga. A knife-wielding man attacked a facility for the disabled in Sagamihara and then surrendered. Dyan po ang sinasabi ng police. Alam niyo, bata pa rin itong killer na ito, nasa mga 19 or 20 years old. Hindi mo maisip kung bakit niya papasukin yung disabled facility at saksakin niya lahat yung mga nandun. Sa Amerika po, mga babayan, in USA, 10,000 homes evacuated due to the almost unprecedented wildfire in California. Nagliliyab po yung bundok. Yan po sa Los Angeles, California, at sinlakaroon ng San Francisco yung sunog na yun. Grabe mga babayan, 10,000 homes evacuated. Ito pa isa sa mga breaking news natin, Senior Inspector affiliated with QCPD DAID Anti-Liga Drugs killed in by-bust operation this morning. Arlene De La Cruz, Jake Malarazo, Banner Story. Banner Story. Yan po mga babae natin, mga headlines. Of course, binilang natin yung mga dating statement ni Duterte sa ating downstream. Ha? In the meantime, mga babae, yan po mga pumuputok ng balita ngayong umaga. Habang kayo po ay natutulog. No, ha? Punta naman natin mga kasama ang radio.inquirer.net. Ang ating radio.inquirer.net. Ang headline po natin sa radio.inquirer.net. Nagbago naman ito. Ito po, we want ito, Philippine stock sa unang sona ni Duterte. Pinakamataas sa loob ng 24 na taon. Yan ang sinasabi po. Ha? Iba pang kwento sa ating radio.inquirer.net. Of course, yan po yung pinamamahalaan nila Donabel Dominguez Gargulio, nila KB Inley, sila Jade Dones, si Dan Macaranas at ni Miss Arlene De La Cruz. Armed Forces of the Philippines okay sa ceasefire pero magbabantay pa rin sa NPA. Kapayapaan ang nabubuhay, hindi tulad sa patay. Commission on Human Rights, desididong pangalagaan ng human rights sa pangakong rule of law ni Pangulong Duterte. SONA 2016, generally peaceful, ang sabi po ng Armed Forces of the Philippines. Environmental group, masaya rin sa SONA. Paunawa, sensitibong video bike rider pinatay ng nakaalitang motorista. Isa pa ang sugatan. Oras ng bisita sa Bilibid, binawasan. Mining company sa sumusunod sa batas, walang dapat ikatakot. General Bato, nangakong babawi ng mga pulis na dinukot ng NPA. China, maglalaan ng pondo para sa kalikasan sa pinag-aagawang rehiyon. Yan po mga babae ng headlines po ng radio.inquirer.net. Yan po ang pinakamabilis nating website sa bansa. Samantala, punta naman natin ating mga sister companies. Ang pahigang libre, ha? Itong pahigang libre, sabi nga natin, the best things in life are libre. Good morning, Chito de la Vega. Meron na tayong pahigang libre dyan, okay? Oh, ito po, President Rodi, tumawag ng tigil putukan.
unang hakbang sa usap-usapang pangkapayapaan. Yan po ang sabi ni ng Payagang Libre. Good morning, Chito de la Vega. At syempre, nandyan po yung tatlong taga Mindanao. Yung tatlong taga Mindanao na siyang namamahalaho ng gobyerno ngayon. Nandyan po si Senate President Aquilino Coco Pimentel. Pagkatapos, nandyan din si Speaker Pantaleon Alvarez at ang presidenteng taga Mindanao ay si Rodrigo Roa Duterte. Yan po, mga kababayan. Maraming Pinoy umaasang tutuparin ni President Rodi ang mga pangako niya, 61%. Yan ang mga binalita natin kahapon. Yan po, nilalaman ng Payagang Libre ng Philippine Daily Inquirer, the best things in life are libre. Ang natatanging rail newspaper po ng Pilipinas, pinamimigay ng libre sa LRT1, LRT2, MRT3, sa PNR at maging sa mga seaport. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Punta naman natin ang Inquirer Bandera. Good morning, Ms. Donna Palikan. Inquirer Bandera natin, Balita Buenas at Chica. Ang kanilang headline, Laban sa Droga, Tuloy. Yan ang sabi po ni Duterte. Tigil putukan sa CPP, NPA, NDF. Police militante hindi nagsabong sa historic rally. O nga naman. Sabi ni Maine sa kanyang front page story po sa Inquirer Bandera, hindi ko babaguhin ang sarili ko para ma-please lahat. Yan ang sabi ni Maine Mendoza. Isipin mo yung ano, ha? Katabi niya si Digong Duterte. At ito naman, mga kababayan, ang Philippine Daily Inquirer. At tulad ng sinasabi ko sa inyo, nandyan po sa rostrum o sa dais itong tatlong taga Mindanao, si Speaker Pantaleon Alvarez, ganun din si Speaker o itong si Senator Aquilino Pimentel, Coco III, at si Pangulong Duterte. Ang kanilang headline ng Philippine Daily Inquirer, good morning po. Joey Nolasco, we want peace of the living. We want peace of the living. Yan po sinasabi sa headline po ng Philippine Daily Inquirer. Ituloy po natin. Magandang umaga, Arlene De La Cruz po. Duterte declares ceasefire with Reds. The Sun also rises. Coco makes history. Bakit po? Dahil siya rin ay naging Senate President. Sinunda ng yapak ng kanyang amang si Senator Aquilino Nene Pimentel. Man who convinced Roddy to run now House Speaker. Siya ba ang nag-convince? Akala ko sa FBR ang nag-convince. Militant rally turns into love feast. Nag-kwentuhan, pinapasok sa loob. Welcome na welcome sina Renato Reyes. China claims win, PH lets go, Obed to cite C ruling. Hindi naman talaga nag-let go. Ang binanggit ni Duterte, diba? We will manage our differences, diba? And work together. Pursue diplomatic means. No stopping glam and glitz in sauna. Yun ang napansin natin. Yung iba, naka-Pilipinyana pa rin. Ang sinasabi ni, ano siguro, ni, ng China is that peaceful resolution. Mm-mm. Yun nga, exactly. Parang nila. Pareho rin sila ng ano. Yung, kumbaga, hindi ipangangalandakan yung victory na nakuha dun sa UN Tribunal. Ano? Gina goes after dirty LGUs. Minors obeying laws need not worry Duterte. Nung kinukwento ni Duterte ni President Rodi yung tungkol kay ano, kay Gina Lopez, natawa ko 'yun. Naalala mo yung kwento ko sa iyo? Yun na yun pala talaga. Ikaw na, kung gusto mo ikaw na. Ang haba ng unang kwento. Ang hindi kasi kinuwento sa akin ng kwento sa akin, talagang bumisita lang daw doon tapos tinuro na si Gina no. Yung pala may 2 hours presentation prior to that. Haba daw, alas 4 naman din araw. Alas 4 madaling araw, hindi natapos. Anyway, pag-asa muna tayo. Si Obed Badrina ng Pag-asa is on the line. Obed, magandang umaga. Obed Badrina. Magandang umaga po. Gayun din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Tuluyan na nga pong lumabas ng Philippine Air Responsibility ang binabantay nating low pressure area na lumakas at naging isang tropical depression na po. Isang bagyo na po na nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Wala itong anumang epekto sa anumang bahagi
ng ating bansa. Samantala po, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagdadala ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may pagkid at pagkulog, partikular na sa bahagi ng Mindanao. Para ho sa Luzon at sa Visayas kasama na rin ng Metro Manila, ay patuloy tayong makakaranas ng maliwala sa panahon sa umaga na may mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala pa na tayong iba pang minomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo at least in the next 2 days. Ang agwat ng ating temperatura para sa Metro Manila mula 26 to 34 degrees Celsius. Mm-hmm. Ang araw natin sumikat kaninang alas 5, 37 na umaga tulubog, alas 6, 27 ng gabi. Ang ating pong Philippine Standard Time, 25 minuto na po matapos ang alas 6. Obet. Yes po, sir. So yung low pressure area, isa ng tropical storm ngayon? Tropical depression po. Papunta ng papunta ng Vietnam, China. Po, China. Sa may Hainan na. Oh, nasa labas na siya ng nasa labas na ng ating farm. Yes po, tama po, sir. Okay, in the meantime, ano ang chances of rain natin sa Metro Manila? Mamayang hapon po, may malaking posibilidad pa rin ng mga pag-ulan. Kagaya po, kahapon nagkaroon pa tayong mga pag-ulan pero bandang gabi na po. So mm-hmm. yung range po ng or range ng time po ng pag-ulan, usually po hapon hanggang gabi posible po. Ayun. So magdala ng payong yung ating mga babayan na pauwi. Tama po. Kalalabas po sa hapon. Pero may umaga, maliwalas pa rin ng temperatura or maliwalas pa rin ang ating araw. Mag-abang lamang ng mga thunderstorm advisories. Yes po. Maglalabas po tayo para galing sa Pag-asa. Okay. Maraming salamat sa iyo, Obet Badrina ng Pag-asa. Okay, maraming salamat po. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner. Mula naman sa weather, sa traffic tayo magpunta. Si Nico Velasquez ng MMDA. Maganda umaga, Nico. Kanina meron ako nakita, hinabol talaga ng hagad na bus. Tuntua kami talaga yung bus kung ano, kumakakat sa EDSA. Nico? Hello, Ma'am Marlene. Magandang umaga po at magandang umaga rin kay Sir Jake. At lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ulat traffic ko sa mga oras na ito. Simulan po nating baybay nitong kahabaan ng EDSA southbound kung saan makakaranas tayo ng katamtamang usad ng daloy ng traffic dyan sa area ng Balintawak. Pagkaraan naman po niyan, asahan natin na magkakaroon tayo ng katamtamang pagbigat pagdating natin yan sa may area ng Timog hanggang makarating na po tayo ng Boni. After naman niyan, nagkakaroon na rin tayo ng build-up ng traffic dyan po sa may area ng Kalayaan going to Buendia. After naman po niyan, tuloy-tuloy naman tayo patungong southbound. Yung ating northbound naman po ng EDSA, asahan po natin na mabagal na tayo dyan sa area ng FB Harrison hanggang makarating tayo ng tramo. Asahan natin masusundan niya ng pagbagal pagdating natin dyan sa may area ng Estrella hanggang makarating tayo ng Puentilla. After naman yan, tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko patungong northbound. Para naman po yung sa ating C5 Katipunan southbound, yung ating Katipunan, nagkakaroon tayo ng magandang daloy patungo ng southbound. Ngunit pagdating natin dyan sa may area ng Libis, nagkakaroon tayo ng katamtaman pagbabagal. After naman yan, pagkarating naman natin ng C5 southbound, yung ating Hulya Vargas hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, nagkakaroon na rin tayo ng katamtamang pagbigat. At pagkaraan naman po niyan, tuloy-tuloy naman tayo patungong southbound. Yung ating kabilang panig naman ng C5, yung ating northbound, nagkakaroon naman tayo ng pagbabagal dyan lang po sa may area ng Mackenzie. Asahan din po natin na pagdating natin dito sa may Libis northbound, nagkakaroon naman tayo ng katamtamang usad ng daloy ng traffic. Para naman sa ating mga motorista na nasa may area ng Commonwealth westbound, asahan natin na mabagal na yan simula sa may Regalado Highway hanggang makarating tayo ng Dalia. Asahan din naman po natin na sa may area ng Luzon, magkakaroon tayo ng pagbagal. At dyan din po pagdating natin sa may UP Techno Hub hanggang Pilcoa, nagkakaroon din tayo ng pagbagal. Yung ating eastbound naman, tuloy-tuloy pa rin yan sa tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko at wala pa tayong naranasang pagbabagal. At paalala po sa ating motorista, ang number coding natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 3 and 4. At para sa ibang kaalaman ng impormasyon, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan pong ulat trapiko sa mga oras na ito. Nico, tanungin lang kita, Nico, ha. So sa turno mo ngayon, meron ba mga stalled vehicle o accidents? Sir, wala pa po tayong naiuulat. Ay, mabuti na, naman. Stalled vehicle. Pero meron tayong aksidente. Banggaan dito sa may area ng Libis northbound po. Isang car po ito at saka isang SUV. I see. So, major accident ba yan or sagian lang? Minor incident lang po ito at kasano okay. Po yan na pong ina-assist ng ating traffic constable. Okay, so yan lang ang nasa monitor, na-monitor mo ngayon. Pero yung inunahan mo, yung nauna sa iyo, meron ba siyang ano? Meron ba siyang na-amana sa iyo na accident report?
Wala naman po, sir, na turnover po sa akin, sir, at malinis po. Ay, salamat. Okay. Sige, okay. Alam mo, nagpapasalamat tayo pag ganyang walang aksidente ngayong umaga. Okay, nasa gasaan, ano, ha? Salamat yes. na marami, Nico Velasquez ng MMDA. Arlene De La Cruz, Jake Malerazo, Banner Story. Oh, 6:30 na ng umaga, pero ito, ito pa rin ang Meralco dun sa mamawala ng servisyo ng kuryente, Arlene. Si Heidi Patano, magandang umaga, Heidi. Magandang umaga po, Sir Jake and Arlene. Sila po ng tagapakinig. Ngayon pong araw na to ng Martes, July 26, 2016, meron po tayong power interruption sa lugar po ng Muntinlupa City, Valenzuela, at Makati City. Sa Muntinlupa po, mawawalan po ng kuryente mamaya pong alas 8 ng umaga at tatagal po ito hanggang alauna ng hapon. Ang maapektuhan po ay ang bahagi ng Cordillera Street mula po dun sa Balabac Drive hanggang San Juanico Street, kasama na rin po dito ang Bulusan Street. Gayun din po, apektado rin po ang bahagi ng San Juanico Street mula po dun sa Cordillera Street hanggang Canlaon Street at Apo, Panawi, Champaca at Makiling Street. Sa lugar po ito ng Ayala Alabang Village, Barangay New Alabang Village sa Muntinlupa. Ang dahilan po nito, may mga papalitan pong poste sa nabanggit pong lugar. Gayun din po sa Muntinlupa, mawawalan po ng kuryente mamaya naman pong alas 11 ng gabi at tatagal po ito hanggang alas 5 ng umaga. Ang dahilan na ang maapektuhan naman po nito ay ang bahagi ng Alabang Interchange Road at Molina Street sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ang dahilan naman po nito, meron pong mga papalitan na facilities along Alabang Interchange Road sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sa Valenzuela City naman po, mawawalan po ng kuryente simula alas 9 ng umaga at tatagal po ito hanggang alas 2 ng hapon. Ang maapektuhan po ay ang bahagi ng Encarnacion Street mula po dun sa MacArthur Highway hanggang Encarnacion Compound at San Simon Subdivision sa Barangay Dalandanan, Valenzuela. Ang dahilan naman po, meron pong mga papalitang poste sa loob po na Encarnacion Compound sa Valenzuela City. Sa Makati naman po, magsisimulan po mawala ng kuryente mamaya pong alas 11 ng gabi at tatagal po ito hanggang alas 4 ng umaga kinabukasan. Ang maapektuhan po nito ay ang bahagi ng Nicanor Garcia Street, kasama na po dito ang Kalayaan Avenue sa Barangay Bel Air, Makati City. Ang dahilan naman po, meron po mga ayusing linya along Nicanor Garcia Street sa Makati City po. Yan lamang po ang ating power interruption sa araw na to. Maganda umaga po. Maraming salamat sa iyo, Heidi Patano ng Meralco. In the meantime, let's go for a break, mga babayan, habang nakabantay po tayo sa mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ako po si Jake Madrazo. De La Cruz. Oras 6:33 in the morning. Open up.